Mahigit isang taon na ang nakalilipas simula ng ma-displaced ang napakaraming pamilya na naninirahan sa permanent danger zone sa paligid ng Taal Volcano. Hanggang ngayon, halos lahat sa kanila ay nananatili pa rin sa Talisay Evacuation Center. At dahil mahigit sa 100 pamilya ang nandito, hindi maiwasan ng pagsisiksikan, alikabok at iba pang maaaring makatrigger ng asthma o hika. Madalas daw ay napipilitan na lamang silang gumamit ng alternatibo sa nebulizer dahil iisa lang ang nebulizer na nasa Barangay Health Center. Well, inaano ko po minsan, nagpapakulo na lang ako ng tubig. Parang pinalalanghap sa bata, ganun. Pagpapahinga naman ang solusyon ni Nanay Rowena kapag inaatake siya ng hirap sa paghinga. Pagka po nagtatrabaho po ako ng mabibigat na trabaho, yun po, hinihingal po ako. Ganun, pag nakapamahinga naman po, wala na. Bukod sa di maalwang kondisyon ng pamamalagi sa evacuation center, problema rin nila kung paano maitatawid ang araw-araw na pangangailangan. Karaniwan sa kanila ay namamasukan bilang construction worker. Ngunit marami pa rin sa kanila ang walang hanap buhay at umaasa sa tulong na ipinapadala ng gobyerno. Hirap sa hanap buhay kasi nga po may COVID pa tayo. Ay kumbaga ang dami rin pong nagsara ng mga ano, ng mga kumpanya. Tapos ang mamahal ng bilihin. Ang nabibigay po sa amin tulong ng gobyerno is yan, bigas, mga pangunahing pangangailangan. Bigas, dami, chinelas, dilata, noodles, ganyan. Pasalamat na po kung isang buwan is may dumating. Hindi pinalagpas ng mga kapatid ang pagkakataon na mapagaan ang hirap ng sitwasyon ng mga evacuee sa Talisay. Kakaiba po ang MCG Ice Free Store. Kasi unang-una, kumbaga, yung social distancing talagang mahigpit. Meron pa tayo diyang spring alcohol, face mask, para po maiwasan yung virus na nakukuha natin. Sa akin pong pakiramdam, noong tumanggap po ako ng free store, nakakatuwa po. Kumbaga, hanggaan sa pakiramdam, alam niyo po yung parang talaga nakakatuwa yung pakiramdam na baka experience ka na para ka nag-grocery. Thank you, Lord. Bukod sa masarap na pananghalian at grocery items mula sa MCGI Free Store, ipinagkaloob rin ng mga kapatid ang munting hiling ng ilang residente doon. Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon Diyos at ako po ay bigyan ng ganito. Ako po talaga ay galak-galak at sabahan Diyos po may magagamit na kami. Gayun lang po kami nakaranas ng ganito. Kaya nagpapasalamat po ako. Dahil ang malaking bagay na po yan ang binigay sa amin. Malaking kalawagan na yun sa amin. Maraming salamat sa Panginoon at sa mga tumulong. Bukod dito ay nagkaloob din ng wheelchair na maaaring magamit ng mga evacuees sa oras ng emergency. Sa dami po namin dito, may iba't iba pong klase ng mga sakit na na-encounter po namin dito. Apo. Ay talaga pong napakalaking tulong po ng pinagkaloob niyo po sa amin. Apo. Anytime po, may po pwede na po kaming gamitin. Maraming salamat sa Diyos sa bawat pagkakataon na makakilala ng mga taong nangangailangan ng paglingap. Mga pagkakataong hindi dapat palagpasin dahil nasusulat. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan, magpakailanman.